Yung ilaw. Hi, Herlene! Kamusta? Okay lang, grabe, na-miss ko kayo kasi mga gantong mga eksenahan natin dati, di ba? I miss you guys. At mukhang mapapadalas uli ang pagkikita natin very, very ito soon. Ito na nga. May bagong chismis. Charis, hindi naman. Ay, ano doon? alam mo, you said it in your recent interview with Sir Boy Abunda, nasasali ka sa Miss Grand Philippines. But, curious lang ako, paano mo napagtanto na ito yung right time kaagad na sumali ulit ng pageant ulit after your first pageant? Kasi feeling ko, pag pinatagal ko pa, baka makalimutan ko na lahat ng training ko nung binibini, di ba? Sobrang patayan talaga nung binibini. So, hindi na namin papatagalin ni Sir Wilbert. Sana, kung walang mga... Yun nga, ito na nga ang problema. Medyo may ano lang tayo, may delay bang onte. Marami na ba nag... Kaka-announce pa lang nila, so parang hindi pa yata ganun kada. Medyo may konting problema lang. Kaya baka ma-delay or... Parang yung sa Pilipinas, parang raining ka pa din. Parang first center-up ka pa din. Mm-mm. So, kasali yun sa mga problema natin ngayon. Pinag-uusapan pa. Pero kami ni Sir Wilbert is sobrang decided na talaga kaming sumali. Dahil yun yung anong talaga namin goal eh, di ba? Yun yung gusto namin makuha. Pero hindi namin nagawa. Baka this is the right time. So, kailan namin malalaman yung talagang kung 100% ready to go ka na sa susunod mong part? Kapag kapag nakita nyo na ako mag-submit at saka magiging updated naman ako sa aking social medias always, at saka i-update ko talaga kayo, parang mas kailangan ko muna kayong sabihan compare sa iba. Kasi kayo yung nandyan talaga para mag-announce sa buong Pilipinas. Yung mga may pakialam lang sa atin. Parang project? Opo. Ang magandang dilag, malapit na ho. Sobrang happy ako kasi sumasabay yung ongoing kong first lead role ko po yun. Kaya sana abangan nyo rin. Pero sure po ako na hindi maapektuhan ng Miss Grand yung aking first lead role. At saka nakafocus muna ako doon. Pero patapos na kasi kaya parang... Pupunta na tayo sa exciting part. Nag-start na rin ako mag-diet, pero kanina parang nakalimutan ko. Grabe pinayat. Hindi ba from 22 ako nung binibini, nag 27, 28 ulit yung waistline ko. Ngayon bumabalik na ulit siya. Nasa 24 na ulit tayo. Siguro kung 22 ako nung binibini, gawin natin 20 na lang. Early, yung tanong ko lang, anong meron sa Miss Grand Philippines na palagi mo siyang binabalikan? Anong meron sa pageant na yun na talagang gustong-gusto mo talaga sumali na hindi ka na mapakali? Diba nga, dati hindi ko talaga alam. Yung mga, dati talaga hindi ko alam kung sino sinawat, kung sino yung mga uncle-uncle na yan, kung ano yung MG, ay yung spelling talaga EMG, tapos I. Ganun yung spelling eh. So ako, si search ako. Si Sir Wilbert lang talaga nagpamulat sa akin ng salitang pageant ulit eh. Kasi parang sa akin, hindi ako para dun. Kita nyo naman, di ba? So, tinry ko naman yung best ko. So, ngayon, kung bakit gigil na gigil ako, kasi yun yung gusto ni Sir Wilbert na alam kong ikakabuti ko. At kagaya nung nakinig ako sa kanya na sumali ako ng binibini, mas napabuti po yung buhay ko, yung show ko, and everything. Ganyan. Kaya, tsaka yung respect nga nung tao, na mas nadagdagan ako kumpara dati. Parang dati kasi, uy, ipod, musta ka, budol? Ganun lang ako tawagin. Ngayon, nakaka-proud sabihin na tinatawag na ako Miss Herlene kasi parang tinuturing nila ako talaga as a beauty queen na and na first runner up kahit sabihin natin first runner up lang ako, wala akong crown, yung respect na nakuha ko sa ibang tao, sobrang sarap sa feeling. Ayun yung pinaka naging isa sa mga crown ko. Pag kung sakali magpasa ka ng application, alam mo naman nung binibini, talagang kabog ka talaga sa pasarela mo, sa catwalk mo. So pag matuloy ka dito sa susunod mong pageant, kaya mo bang higitan pa yung ginawa mong mga pag-aura at paglalakad mo, yung catwalk mo?
sa susunod na project? Ako, hindi ko kasi na-expect na magagawa ko na yung dati. So baka meron pa tayong mas makita or ano. Siyempre ako gusto ko may bago din sa akin. Hindi kung ano yung naipakita ko nung una, yun na yun. Ako yung taong hindi siguro marunong makontento. Like nung sinabi ko nun sa press con ko last year ata yun. Yung ayun, hindi ako makontento. Kasi pag nakontento ka dun sa kung ano yung napakita mo, hanggang dun ka na lang eh. So i-level up mo yung sarili mo. I-try mong... gumawa pa ng mga bagay na ikakabuti mo o ikakaangat mo, ikakaganda ng performance mo. Sa KCKF, si Sir Rogel pa rin magte-train sa'yo kung saan? Of course, syempre. KF, under KF ako, pero si ang nagturo talaga sa akin, si Mami G. Yan. Pero mayroong balita parang lang sa sari din si Graciela. Ah, oo. Kasi yun yung ano namin eh, yun yung... Nung goal talaga namin eh, 'di ba, sa backstage, nag-uusap-usap talaga kami na uy, MGI, kung para wala kaming bitter lang sa isa't isa na akin 'to, akin 'yan. Hindi, kung sino yung ipakita namin na ano, kung sino yung lumabas, kung ano yung maging result, suportahan kami sa isa't isa. Like kay Roberta, na proud kaming lahat sa kanya kasi ginawa niya yung best niya. Alam mas siya, we want to talk to you longer. Kaya mo na yatang umalis. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng... Maraming salamat din, and I miss you and hope to see you soon again. Dapat soon na soon na, no? Thank you. Maraming matuloy kayo at magandang pag-uusap ninyo ng kasalukuyang organisasyon. Herlene, message to your fans na lang and followers. Ayun, maraming salamat sa pageant industry. Lahat talaga ng sumusuporta sa akin dahil nadagdagan mo ako ng sobra-sobra nung sumali ako ng Binibini. Maraming salamat po sa inyo. Sana hindi matapos yung pagsuporta nyo sa akin sa Binibini dahil tutuloy pa rin po tayo sa mga susunod pang mga laban. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. See you soon. Thank you. Sana fresh pa rin ako, no? Of course, fresh ka pa rin. Magsama-sama ulit kayo. Ang galing tal, ano, no? Lakas, gusto ko dito kay Herlene, ang lakas ng fighting spirit, sumusugal. Kahit bata pa lang, ano pa lang. Maaga na ako na bulok. Hello po! Bilib ako dito sa fighting spirit ko. Sino man yung mga nakapaligid sa kanya. Sobrang na-advise siya talaga. Laban lang sa buhay. Yung fighting spirit niya, lakasan lang talaga ng loob. Kapalan lang daw talaga ng mukha. So yan na. Sinabihan kami 5 minutes lang. But... Bye-bye po! Thank you so much po! Bye-bye! Take care!